Magandang araw mga viewer at subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Ang ating episode po ay ang TPLEX 2023 update. Hanggang saan na nga ba ang TPLEX ngayon? Ano ang mga nadagdagan na exits? At ang future expansion? Yan at iba pa dito lang sa Antiraf Channel. Mula sa Pasay, matutunton ang TPLEX o Tarlac Pangasinan La Union Expressway pagkatapos na madaan na ng Skyway, North Luzon Expressway o NLEX, at ang Subic-Clark Tarlac Expressway. Nasa pagitan ng SETEX at TPLEX ang CLLX. O Central Luzon Link Expressway na nagdudugtong mula Tarlac hanggang Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, February 1, 2023, ito ay bukas na mula Tarlac City hanggang Aliaga, Nueva Ecija. At libre ang pagdaan dito. Mag-ingat nga lang dahil may mga namamato daw umano dito tuwing gabi. Paglampas ng SETEX Toll Plaza at ng Tarlac City Exit, bubungad kagad sa inyo ang pagbati ng Welcome to TPLEX. At hindi kalayuan dito ay ang Laybay. Ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway ay operated by San Miguel Corporation o SMC Infrastructure. Sila rin ang operator ng Skyway, SLEX at ng iba pang expressway. May haba itong 89.21 kilometers at tumatahak sa mga lalawigan ng Tarlac, Pangasinan at La Union. Ito ang TPLEX Central Toll Plaza na matatagpuan sa Tarlac City. Nandito rin sa bandang kanan ang kanilang punong tanggapan. Mag-ingat lamang po sa pagbaybay sa TPLEX at tandaan na ang speed limit dito ay 100 kilometro kada oras lamang. At hindi rin dapat mabagal, dapat hindi babagal sa 60 kph ang inyong takbo. Ang unang exit ay ang Victoria Exit. Bukod sa Victoria Tarlac, ay dito din ang exit kapag papunta sa mga lugar ng Tarlac City, Talavera Nueva Ecija, at Santo Domingo Nueva Ecija. Dito din dumadaan ang mga biyaheng Cagayan Valley. Paglampas ng Victoria Exit ay makikita na sa kilometer 134 ang Petron Service Stations. As of
February 1, 2023, ito pa rin ang nag-iisang gasolinahan o service station sa buong kahabaan ng Bigbex. Matatagpuan ito sa kilometer 134 sa magkabilang lane. Oh, si Kuya nagpa-vlog. Shoutout naman. Nagsimula ang konstruksyon ng Diplex noong taong 2010. At noong year 2013, nagbuksan ang Diplex sa mga motorista mula sa Tarlac City hanggang sa Pura segment. Sunod na exit, lampas ng Victoria, ay ang Pura exit. Dito nag-i-exit kapag papuntang Pura, Gerona Tarlac, Gimbo Nueva Ecija, Santo Domingo Nueva Ecija, Muñoz Nueva Ecija, at iba pa. Dito kami nag-exit nung sumama ako sa cargo trip noong kasagsaga ng lockdown noong taong 2020. Dito din nag-i-exit ang ilang mga biyahe galing Metro Manila na papuntang Baguio, Dagupan, Lingayen at gayon din kapag pabalik. December 2013, nagbuksan naman ang Diplex mula sa Pura segment hanggang sa May Ramos Tarlac segment. Lampas ng Pura exit ay ang Ramos exit. Kapag patungo Paniki Tarlac at karating na lugar tulad ng Kamiling, dito din pwedeng umexit. April 2014 naman ay labuksan na ang Diplex hanggang Rosales, Pangasinan. At noong Disyembre ng taong iyon ay nabuksan na hanggang Urdaneta City, Pangasinan. Sa kahabaan ng Diplex ay maraming laybay. Maliban sa nagsisilbi itong emergency parking bay, maaari din ditong huminto para magpahinga, kumain at umidlip. Basta itatabi lamang ng maayos ang sasakyan o truck. Sa ibang expressway ay bawal pumarada ng matagal sa mga emergency parking bay nila. Maliban na lamang kung tumirik at nasiraan ang inyong sasakyan. Sunod na exit, lampas ng Ramos, ay ang Anao exit. Dito ang daan kung patungo sa mga bayan sa Tarlac tulad ng Mungkada, Anao, San Manuel, at sa mga bayan naman ng Nueva Ecija tulad ng Nampikuan at Kuyapo. Ang Anao exit ang huling exit sa Diplex na nasasakupan ng lalawigan ng Tarlac. Mula Anao exit ay malayo-layo ang kasunod na exit na nasa lalawigan na ng Pangasinan. Ito ay ang Carbine exit sa Rosales, Pangasinan. Ang unang exit sa lalawigan ng Pangasinan kung galing sa bahagi ng Tarlac o Metro Manila. Dito din sa Carmen exit kayo lalabas o mag-exit kung patungo sa mga bayan ng Rosales, Asinggan, Humingan, Tayo, San Quintin,
Santa Maria, Balungao, Villasis, Alcala, Bautista, Malasiki, San Carlos City, San Manuel, at iba pa. Kung may nalimutan akong lugar, please comment down. Pagkalampas ng Carmen Exit ay madadaanan ang Tulay, kung saan madadaanan ang Agdo River. Lampas ng Carmen Exit, ang kasunod na exit ay ang Urdaneta Exit. Dito ang daan kapag patungong Urdaneta City, Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City, Binmalay, Lingayen at iba pang lugar. Sunod na exit labas ng Urdaneta ay ang Binalonan Exit. Dito ang daan patungong Binalonan, Manawag, kung saan matatagpuan ang Manawag Church, San Jacinto, Lawak, at San Fabian sa Pangasinan. Sunod na exit lampas ng Binalonan Exit ay ang Poso Rubio Exit. Noong 2019, hanggang dito pa lamang ang exit na bukas sa kahabaan ng Tiplex. Dito sa Poso Rubio Exit, kayo dadaan kung kayo ay papunta ng Poso Rubio, Sison at San Jacinto, Pangasinan. Bahagyang naantala ang konstruksyon ng Tiplex sa bahaging ito dahil may mga nagpropose na baguhin ang nasa original na plano na tatahakin ng Tiplex. Ilan sa mga lumutang na proposal ay ilis ito sa mga bayan ng Poso Rubio at Sison at padadaanin sa bayan ng San Fabian hanggang sa Rosario La Union. Isa pang plano ay ilis pa rin sa mga bayan ng Poso Rubio at Sison sa kapadadaanin sa bayan ng San Fabian, pero sa may Suboso, Rosario La Union pa rin ang dulo. At ang ikatlong proposal ay padadaanin pa rin sa Poso Rubio, tapos San Fabian, hanggang Suboso sa Rosario La Union. At tanging bayan ng Sison ang ililihis o ang hindi dadaanan. Pero lahat ng tatlong proposal na yan ay na-reject at ang original na plano na dadaan ng Poso Rubio at Sison hanggang sa Rosario ang natuloy.
Sunod na exit lampas ng Puso Rubio ay ang Season Exit. Ang exit na ito ay patungo sa bayan at mga barangay sa Season, Pangasinan. Dito din mag-i-exit kapag patungong Northern Luzon Adventist College o NLAC, Adventist Hospital, Northern Cement Corporation, at sa poblasyon ng Season. Ang Season ang huling exit ng T-Plex sa lalawigan ng Pangasinan. Lampas ng Season Exit ay matadaanan ang isa pang tulay ng T-Plex na bumabaybay sa ibabaw ng Buwed River. As of February 2023, may mga planong i-extend ang T-Plex hanggang sa may San Fernando City, La Union. At may mga Chinese construction firm din ang nagpahayag ng interes na magtayo ng karugtong na expressway mula sa T-Plex Rosario hanggang sa Lawag City sa Ilocos Norte. Ano man ang kahinatnan ng mga proyektong ito, sana ay mapansin din ang konstruksyon ng mga daanan sa ibang mga lugar na tunay ding nangangailangan ng maayos at ligtas na daan. Next exit, lampas ng Season Exit ay ang Rosario La Union Exit. Dito makikita ang Rosario Toll Plaza. At sa gilid ng Rosario Toll Plaza ay ang kanilang tanggapan. Ito ang huling exit sa kasalukuyan. Dito nag-i-exit sa Rosario Exit kapag patungo sa ibang bayan ng La Union, lalawigan ng Abra, Benguet, kabilang na ang Baguio City, Ilocos Sur, at Ilocos Norte. Dito din ang exit kapag patungong Canon Road. Tandaan lamang na ang mga expressway ay may takdang speed limit at ang radar o speed gun ang nagsusukat ng inyong takbo ng bilis. Iba yung pag-iingat po sa tuwing dadaan sa mga expressway at huwag masyado magmabilis. At sa dulo ng T-Plex ay makikita ang karatulang nagpapasalamat sa inyong pagdaan dito. Ganon din, ang tumbok nito ay ang Rosario Rotonda sa MacArthur Highway. Kapag kumanan,
ay papuntang Cannon Road. Kapag dumiretso naman, ito ay papunta sa Pugo, La Union. Ganun na rin hanggang paakyat ng Baguio City. At kapag kumaliwa naman, ay papunta ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang bilis ng panahon. Hindi natin namalayan, February 2023 na kagad. At maraming salamat po sa mga nanood nung nakaraang episode sa aking New Year episode. At sa puntong ito, nais natin pasalamatan ang ating nakasamang driver sa biyaheng ito na si Mr. Arnel Tablate. Sundan ako sa FB page, TikTok at Instagram. I-like na rin at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa mga susunod na episode, ito po ang inyong conductor na vlogger pa, Andy Ralph. Maraming salamat po.